Pagkatapos nga ng isang madugong laban, bumagsak ang pinuno ng mga aswang na lumulupig sa isla. Napaslang na ni Carding si Rigor. Ngunit maluba ang kanilang lagay ni Carmela at kapwa sila bumagsak sa lupa. Ang mga kasunod pang tagpo ay ating sundan dito sa ika-62 yugto. Aswang Hunter ng Visayas. Sa pagdating ni Lucas sa pinangyayarihan ng laban, nakabulagta na sa lupa ang walang buhay na si Rigor. Sa totoo lang ay nanghihina na rin si Lucas dahil sa mga nangyaring labanan. Agad siyang napatakbo palapit sa kanyang mga kasama. Inuna niyang tignan si Carmela at may sugat ito, pero laking pasalamat niya nang makita ang hindi ganun kalubha ang mga yon. Labis na nanghina si Carmela sa epekto ng medalyon ni Rigor, kaya nagkaganon siya. Naubos ang lahat ng lakas niya, lalo pa at isa siyang purong aswang. Ang sugat ni Carding ang medyo malalim, at nung binalikwas ni Lucas ang katawan niya, nagdurugo ang sugat nito. Pero alam ni Lucas ang dapat niyang gawin. Kailangan lang niyang pigilan ang pagdurugo at magtiwala sa dugong aswang ni Carding. Pagkat mas mabilis na naghihilom ang sugat ng mga kagaya ni Carding at Carmela, nakita ni Lucas na may ilan sa mga lalaki na nakakagalaw pa at nakakatayo. Nalungkot siya nang makita ang may ilang nakabulagta na at wala ng mga buhay. Bagay na hindi maiiwasan sa ganitong uri ng labanan. Pero sa puntong yon, nagsidatingan pa ang ibang residente ng baryo para tumulong. Salamat naman at nandito kayong lahat. Tulungan niyo ang mga sugatan at yung mga humihinga pa. Madali kayo, sigaw pa ni Lucas. Nilagyan ni Lucas ng temporaryong benda ang malubang sugat ni Carding. At tinignan din niya ang mga sugat ni Carmela. Kahanga-hanga ang dalawang ito. Karangalan talaga ang lumaban kasama kayo, sa isip pa ni Lucas. At sa puntong yun ay nagkamalay na nga si Carding. Ayos lang ba si Carmela, Lucas? Agad na tanong ni Carding. Huwag kang mag-alala, Carding. Ayos lang naman siya. Mukhang nawalan lang siya ng malay dahil sa pagod. May mga sugat siya pero hindi malubha. Mas malubha itong mga tinamo mong sugat, Carding, sagot naman ni Lucas. Maraming salamat naman. Maraming salamat din sa tulong mo, Lucas. Pero nasaan si Gani at Isabel? Ligtas ba sila? Dagdag pang tanong ni Carding. Napayuko si Lucas at halatang nag-aalala kay Isabel. Ayos naman si Gani, Carding. Nagawa naming talunin ng mga kalaban, pero si Isabel, malubha ang kanyang lagay. Pero mabubuhay siya, sigurado yan. Nasa pangangalaga siya ngayon ni Gani at ng kapatid niya, sagot naman ni Lucas. Kapatid, ang tinutukoy mo ba ay si Marcus? Kung ganun ay nakumbinsin niyo nga siyang talikuran na si Rigor, mabuti naman. Wika naman ni Carding. Hindi namin siya nakumbinse. Sarili niyang desisyon yon. Natauhan siya nang makita niyang nasaktan ang kaisa-isa niyang kapatid. Alam naman nating lahat na hindi talaga masama si Marcus. Wika naman ni Lucas. At sa punto nga na yun ay dumating na rin sila Gani at Marcus, kasama ang mga residenteng nakaligtas at ganon din si Isabel. Buhat-buhat ni Marcus ang kanyang kapatid. Carding, nagawa natin. Nagawa natin, kaibigan. Pero si Carmela, ayos lang ba siya?
Agad na bungad ni Gani. Tumango naman si Carding at ngumiti. Sugatan pero ayos lang. Sagot naman ni Carding at sumubok itong bumangon. Pero ramdam niya pa rin ang sugat niya. Kaya muli siyang napahiga. Mukhang kailangan ko munang magpagaling Gani. Natatawang wika pa ni Carding. Dapat lang na magpagaling ka dahil magiging ama ka na. Sagot naman ni Carmela na sa wakas ay nagkamalay na rin. Pinag-alala mo ako, Carmela. Mabuti naman at ayos ka lang. Pasensya ka na, mahal ko. Nasugatan ka dahil hindi kita napangalagaan ng mabuti. Wika pa ni Carding. Huwag kang magsalita ng ganyan, Carding. Nagtulungan tayo. Kaya pareho pa tayong buhay ngayon. Kasama na ang magiging anak natin. Maraming salamat sa pagpoprotekta sa amin. Sagot naman ni Carmela. Pagkatapos nun ay nagtulungan na ang mga residente upang makaalis sila doon sa gubat. Inalalayan nila ang mga sugatan at binuhat ang ibang may malulubang sugat kasama na si Carding. Bago sila umalis, nakita ni Lucas ang isang medalyon sa lupa. Ito marahil ang medalyon ni Rigor na sinasabi ni Carding. Hindi ito pwedeng makuha ng kung sino lang. Dadalhin ko ito para maibigay kay Lolo at matignan niya ito. Wika pa ni Lucas at kumuha siya ng itim na tela at dinampot yon. Sabay ibinalot sa telang yon ang medalyon. May ilan namang nagpaiwan at naghukay ng paglilibingan ng mga aswang na nangamatay. Nakiusap si Carding na ilibing pa rin ang katawan ng mga yon. Kahit mga walang awa ang mga ito. Kasama na doon ang katawan ni Rigor sa mga inihulog sa hukay. Dinala sila Carding at Isabel sa isang manggagamot sa Barrio San Martin. At pagkalipas ng mga lagpas isang linggo, agad namang bumuti ang lagay nila. Nagising na rin si Isabel at nakakabangon na at nakakapaglakad-lakad. Halos malapit nang magbalik sa normal ang pakiramdam niya. Ganon din naman si Carding. Dahil may dugong aswang ang mga ito, mabilis lang na naghihilom ang mga sugat nila. Sa mansyon nila Isabel na sila tumuloy muna pansamantala. Sa labas ng mansyon ay makikita ang sinusubukan ni Carding na gumamit ng pana. Habang nandoon din si Carmela, Marcus, Gani at Lucas. Sa maikling panahon ay parang nakukuha na niya agad ang paggamit nun. Natural talaga sa iyo ang talento, Carding. Parang kahit anong armas ang mahawakan mo, madali mong matutunan. Wika ni Lucas kay Carding. Ngumiti lamang si Carding. Baril pa rin ang gusto ko sa lahat, Lucas. Pareho kami ng Kuya Adolfo mo. Hindi na yun maalis sa kagaya namin. Ganon din sa iyo ang pana. Nga pala, Lucas. Magaling naman na si Isabel. Nag-usap na ba kayo ng masinsinan? Tanong naman ni Carding. Agad na namula si Lucas sa tanong na yun ni Carding. Kailangan ba yon? Ano kasi Carding eh? Hindi ko naman alam ang sasabihin ko sa kanya. Nag-uusap naman kami nitong mga nakaraan. Pero syempre, hinahayaan ko lang muna siya. Lalo at nagpapagaling pa siya noon. Parang kahapon lang naman siya nakalabas talaga ng tuluyan sa kanyang silid. At nakakapaglakad-lakad. Sagot naman ni Lucas. Oo nga naman, Lucas. Kausapin mo ng kapatid ko. Alam niyo na rin naman sa isa't isang pareho kayong may nararamdaman. Wika naman ni Marcus. At sa puntong yun ay biglang dumating si Isabel. Sabihin mo kasi sa akin ang maayos, Lucas. Hindi yung lagi ka lang walang imik. Hinihintay kong sabihin mo sa akin muli yung mga sinigaw mo nung gabing yon. Diba, pinagsigawan mo pang gusto mo rin ako. Bungad ni Isabel habang nakangiti. Wala akong maalalang ginawa ko yan. Bakit ko naman ipagsisigawan yon, Isabel? Walang ganun. Pagtatanggi pa ni Lucas. Nahalatang namumula na. Sa totoo lang ay narinig ko rin yun eh.
Gusto ka raw niya, Isabel. At napakahalaga mo raw sa kanya. Natatawang wika naman ni Gani. Lucas, baka nakakalimutan mong ako mismo ang nagtanong sa'yo noon. At nasa likod mo lang mismo ako nung sinabi mo yung mga bagay na yon. Duwag ka ba, tinatanggi mo na ngayon? Naku, pag nagkataon, mukhang maglalaban tayong muli at pinapahiya mo naman masyado yung kapatid ko. Pagbibiro naman ni Marcus. Napatingala na lang si Lucas sa langit sabay nagsalita. Oo na. Oo, Isabel. Gusto kita. Gustong gusto kita. Wika ni Lucas sabay ibinaling ang tingin kay Isabel. Labis na namula ang pisngi ni Isabel sa narinig niya. At sa puntong yun ay itinulak na ni Carmela si Isabel palapit kay Lucas. Sabay niyaya na nito ang lahat na bigyan na ng oras ang dalawa na makapag-usap. Paano ba? Maupo ka muna, Isabel. Bungad ni Lucas na pinapaupo si Isabel sa tabi niya. Agad namang umupo ang dalaga. Ayoko nang pahabain pa ito, Isabel. Hindi ko alam kung saan tayo dadalhin nito. Pero totoong gusto kita. Sa totoo lang ay hindi lang basta gusto. Wika ni Lucas pero agad na tinakpan ni Isabel ang kanyang bibig. Mahal din kita, Lucas. Kung tanggap mo ang pagkatao ko, asahan mong mamahalin kita kahit saan man tayo dalhin ng nararamdaman natin ito. Wika ni Isabel habang hinahawakan si Lucas sa kanyang pisngi. Mahal din kita, Isabel. Bulong naman ni Lucas at sa puntong yon, sobrang lapit na ng mga labi nila. Na maging ang paghinga nilang dalawa ay ramdam na ng bawat isa. Hanggang sa unti-unting naglapit ang mga labing matagal nang nananabik. Sa unang pagkakataon ay nagsalo ang dalawa sa isang mainit na halik. Sandali lang yon pero madiin. At siguradong hindi malilimutan. Naging mas malapit pa ang dalawa simula noon. Pero lumipas ang mga araw at dumating na ang oras ng pagbabalik ng mga aswang hunters sa lugar nila. Lilisanin na nila ang isla. Lalo at nakalaya ng islang ito sa lagim na idinulot ng mga masasamang aswang. Inihanda na nila karding ang lahat ng mga kagamitan nila. At nagpaalam na sila sa mga residente. Nagpasalamat sa kanila ang lahat. Si Marcus na ang bagong mamumuno sa islang ito. Isabel, hindi ka ba sasama sa amin? Tanong nila Carding kay Isabel. Nag-usap na kami ni Lucas tungkol dito, Carding. Maiiwan muna ako dito para tulungan ng kuya kong ayusin ang lahat dito. Kung medyo ayos na, bibisitahin ko kayo, lalo na si Lucas. Maraming salamat, Carding. Wika pa ni Isabel. Bago sila umalis, nagtanong si Isabel kay Carding at sa mga kasama nito. Carding, kung gusto ko bang sumali sa grupo ninyo, may lugar pa ba kayo para sa isa pang miyembro? Tanong pa nito. Oo naman, Isabel. Ikatutuwa yun ni Lucas. Sagot naman ni Carding. Ngumiti na lang si Lucas sa sagot na yun ni Carding. Hihintayin kita, Isabel. Kapag nagtagal ka masyado, ako na mismo ang pupunta rito. Wika pa ni Lucas at niyakap niya ng mahigpit si Isabel. Napangiti na lang si Carmela at Carding dahil nakikita nila ang mga sarili nila sa dalawa. Parang ganito din sila noong una. Pagkatapos nun ay nilisan na ng mga aswang hunters ang isla. Muli silang nagtagumpay sa kanilang misyon. Paalam na sa inyong lahat. Wika ni Carding sa mga residente. Tandaan nyo na minsan sa islang ito, ipinagtanggol kayo at ipinalaya ng mga tinatawag nilang aswang hunters.
ng Visayas. Dito na nga po magtatapos ang season 2 ng ating kwento. Maraming maraming salamat sa lahat ng sumuporta. Magpapahinga lang sandali ang kwento pero magkita-kita tayong lahat sa season 3. Sa lahat ng mga umintindi kung medyo natatagalan ng upload, mahal na mahal ko kayong lahat. Napakarami nyo kung iisa-isahin ko pa. Pinaghihirapan kong gawin ito para sa inyong lahat. Para mabigyan ng lugar ang mga padalang kwento, magpapahinga lang muna sandali itong kwento na ito. Pero abangan nyo pa rin kapag dumating na ang season 3. Doon nyo malalaman ang naging anak nila Carding. At kung ano ang mangyayari sa mga iba pang miyembro, lalo na kay Lucas at Isabel. Magkita-kita tayong lahat sa pagpapatuloy ng kwento nating may pamagat na sabay-sabay nating sabihin. Aswang Hunters ng Visayas.